So, hi guys! It's me, Labuhana Maria, and welcome to my vlog. Welcome to my vlog na lang kasi antagal kong hindi nakapag-upload. So, in today's video, ay meron akong share sa inyong something interesting na pwede niyong pagkakitaan ngayong bare months. And pwede rin namang pangregalo since it's Christmas season. And also, pwede rin namang pang personal use niyo lang. Today's video, ang i-share ko muna sa inyo is the raw materials and tools and equipments na kailangan nyo sa paggawa ng perfume. So, yun ang ating pinaka-baseline today. So, paano nyo ba ito pagkakakitaan? So, pag napanood nyo itong video na ito, pwede kayong bumili ng mga i-discuss ko. And sa susunod naman na vlog, tuturuan ko kayo kung paano na siya gawin. So, disclaimer lang guys, lahat ng sasabihin ko ngayon based on my personal research, sa mga trainings na aking sinalihan. So, ito ay based on that. And kung mayroon akong maling masasabi, please correct me if I'm wrong. And I'm really willing to be corrected para din naman yung na-share ko na information sa inyo is legit or not. Pwede nyo akong i-correct kung mayroon akong maling nasabi. Ang i-share ko muna sa inyo nga ay the raw materials and equipment. So, mag-start tayo sa tools muna na kailangan, tools and equipments. Pero wala naman talagang equipments kasi di naman kayo gagamit ng electric things. More on glasswares lang. So, yun. Start na tayo sa mga tools and equipments. So, firstly, ayan, meron tayong dalawang klase ng graduated cylinder. So, meron ako ditong dalawang klase ng graduated cylinder. It is glass. Ayan ha. Puro glassware yung mga gagamitin sa paggawa ng perfume. So, this one is the 10ml graduated cylinder. It is used. Teka lang, meron something. Ayan. Sa 10ml. So, this one is the 10ml. Ayan. Itong 10ml na to, guys, dito pwede nyong ilagay yung mga small amount ng raw materials na kailangan nyo para pag hinalo nyo siya is equal. So, kapag naman malakihan o madamihan, this one is hanggang 250, this one is 10ml. Ito naman yung gagamitin nyo kapag masyadong madami yung ilalagay nyo. Ayan. So, dalawa yan. And then, next natin is the beaker. So, sa maginagamit yung beaker, beaker is for the mixture. Dito nyo pwedeng ipaghalo yung ating base and the perfume. Pwede nyo siyang paghaluin dito. So, this is 250ml. Meron na kayo mabibili na mas malaki nito, pero mas, alam ko medyo mahal din. Kasi medyo mahal din talaga siya. So, we have here the Erlenmeyer Plus. Ito, this one. Pa-triangle siya. Ayan. Kailangan nyo din to pang mixture. Pwede nyo rin ito yung gamitin nyo para mapaghalo yung mixture. Ayan, dito. And, ito. The stirring rod or the glass stirrer. Ayan, ginagamit siya para paghalo. Dahil ko na rin dito. Ayan, ganyan. Also, we have the very important. Hindi pwedeng kalimutan. This one is called Amber Bottle. This is 500ml. So, meron dito, meron kayong mabibili nito na 250ml. Mayroon ding maliliit. Pero, mostly, ang bibilihin yung mga 1 liter kasi pag nagmi-mix na kayo, syempre malalaki yung kailangan. So, ito yung Amber Bottle na 500ml. Ayan. Sabi nila, and based on what I've learned, kailangan daw sa medyo madilim na glass para daw mas mabilis ma-cultured yung perfume mixture. Tapos, pwede nyo siyang ilagay sa may air-conditioned na room or sa refrigerator para mas mabilis siyang mag-dilute. Ayan. So, meron din tayong iba't ibang klase ng pagtapos ng mixture, meron na tayong iba't ibang klase naman ng bottle na pwede nating salinan. Pero, based on na yon sa desire nyo. So, ang papakita ko lang sa inyo ngayon is pwede siyang tester. So, this two, ayan, very, very small. Ginagamit siya sa tester.
Para naman kung ano, magbenta na kayo, meron kayong tester. Ilalagyan nyo lang ng label kung ano yung pangalan. Sana all my label. So, this one is the 10ml bottle naman. 10ml bottle siya. Ayan. Sprayer siya. Yan, wala pa itong laman. Siyempre, hindi pa natin nagagamit. Ayan. Sprayer to. And then, I have here sprayer also. 30ml na sprayer bottle. So, may iba't ibang klase kasi ng perfume. Depende sa concentration na gagawin nyo. Kapag ka oil-based yung perfume nyo, hindi siya pwede sa sprayer kasi mag-i-stack siya sa spray. So, ang ginagamit nila, roller, karaniwan. Pwede kayong gumamit ng lip tint bottle. Ay kapag ang base nyo or ang concentration ng gagawin yung perfume ay are oil-based, usually, hindi siya kaya ng sprayer. So, ang gagamitin nyo is yung mga roller. So, enough na tayo sa ating mga glasswares. So, iyan yung mga kailangan nyong bilihin na items or na tools kapag gagawa kayo ng perfume. Yun yung mga kailangan. So, ngayon, mag-move na tayo sa raw materials ng paggawa ng perfume. So, meron tayong lima. Limang raw materials. So, firstly, yun nga, sabi ko kanina, may iba't ibang klase ng perfume. I mean, may iba't ibang concentration ng perfume. Doon magbe-base kung ano ba yung perfume na ginagawa mo. Firstly, kailangan natin ng, neto. This one is the perfume grade alcohol. So, ito yung ginagamit natin na base ng perfume. Ito din yung main carrier ng ating perfume. The base mismo is the perfume grade alcohol. Usually, ginagamit yung ethyl alcohol kasi hindi siya sobrang tapang and also odorless siya. Ayan. Next natin is the DPG. Ayan. So, ito ay DPG. This one naman is the dipropylene glycol. Ayan. Ito ay non-toxic at safe siya sa skin. This is the industry standard and ito ay odorless and colorless. So, wala siyang kulay, wala siyang amoy na solvent. Which is tumutulong para maprolong yung perfume, yung amoy ng perfume. Same as the fixative. Ayan. So, itong dalawang to, magkadugtong talaga sila o magkakabit ang bituka, ganun. So, yung fixative naman is ginagamit siya para mapahaba yung aroma or yung mismong amoy ng ating perfume. Diba may mga perfume na pag ginamit mo ngayon, hanggang bukas na aamoy mo pa. So, ito yung dahilan kung bakit sila yung nagpo-prolong ng amoy o nag-e-enhance para matagal yung aroma ng perfume. So, ang next naman natin is the fragrance oil. Ayan. Meron akong dalawang fragrance oil. So, this one is for girl and this one is for boy. So, magkaiba din yung amoy nila. So, may iba't ibang klase nga ng fragrance oil na pwede nyo nang mabili sa market. Sobrang dami. So, maghanap na lang kayo ng inyong supplier. Ayan. Marami kayong makikita. Meron na siya Shopee. So, maghanap na lang kayo ng trusted seller, no? So, yung mga fragrance oil, sila yung mga scented oil. Sila yung pinaka, isa din, actually, lahat sila importante. Pero yung fragrance oil, yun kasi yung bibigay ng amoy. So, basically, yun yung pinaka-heart ng perfume. So, yun. Na-discuss ko na sa inyo kung ano yung mga kailangang raw materials and equipment. So, napakahaba na siguro ng video na to. And tatapusin ko na. So, guys, sa next vlog natin, i-share ko naman sa inyo kung paano naman gumawa ng perfume. Kung paano siya gumagawa ng perfume. So, ang focus ko next vlog is the 25% oil based perfume or the Edu Perfume. Ayan, yung tawag. Edu Perfume. So, yun lang guys. I hope you enjoy watch this video. Please do like and subscribe to my channel. Hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo every time na mag-upload ako ng bagong video. So, napakatagal bago nasundan yung video ko. But, I decided na ngayon, siguro mag-upload na ako ng series para naman meron ako ma-share sa inyo na pagkakitaan. Napakadami kong content na naiisip and I hope nasamahan nyo ako. And thank you sa mga nag-stay pa rin, na nandyan pa rin kahit isang taon na akong walang upload. Ayan.
Thank you, everyone. I hope you enjoy watching this video. And yun lang, guys. Bye-bye! Changye!